Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ku selangun mengelukesku, mengepagaliku, mengepakatku, langkum dan kulangun mengetau, bagilai bakikinag, kanunya apakalagyan, ay penggulalan na National Commission for Culture and the Arts, asya pakokit sa kawang-kawangan. This second episode of DIO 2021, NCCA's virtual celebration of National Indigenous Peoples Month, in the year of Filipino pre-colonial ancestors, spotlights the indigenous peoples and cultural communities of Southern Philippines. Southern Philippines is mainly made up of the mainland of Mindanao and other islands surrounding it, such as the archipelagos of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. These are traditional homes and territories and ancestral domains of many indigenous groups, and it also includes the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, consisting of several provinces, homes to different Moro peoples. The peoples of Southern Philippines are sometimes generally clustered into the Muslim peoples called Moros, the indigenous peoples who are traditionally animistic called Lumad, and the Christian groups, many of which have recently settled and called Mindanao their home. But the peoples of Southern Philippines are diverse, but also having commonalities and shared cultural elements. They include Maguindanaon and many more. This second DIO episode, titled DIO sa Sabangan, and guided by our theme this year, Katutubong Filipino, Atin ang Tagumpay, will feature some of our indigenous peoples with focuses on spirituality and well-being, indigenous learning systems, young entrepreneurs, protection and safeguarding of intangible cultural heritage, and responses to the impacts of climate change and disasters. We hope this presentation fosters greater awareness and appreciation of our own cultures, and we may all learn something as they share with us their heritage, wisdom, and creativity to serve as our beacon during these very challenging times. For ages, intangible cultural heritage is handed down through generations, around which communities grow and are nourished, from which we piece together our stories and draw insights and inspiration, connecting us to each other and to the world we live in. We are shaped and unified by our intangible cultural heritage, the shared treasures, the collective ingenuity, old but ever renewing and enduring. The Maguindanaon understand the importance of institutionalizing the transmission of intangible cultural heritage, facilitating channels that young people in the community can access and they can ably pursue. Kailangan magkaroon ng batas sa BAL na may sali sa school curriculum itong bayok. Nang sa ganun ay may turo ng formal sa mga kabataan at maintindihan nila. At siguro sa tulong na rin ng NCCA ay magkaroon tayo ng School of Living Tradition upang formal na maituro itong mga bayog, itong mga kulintang, yung mga pagsasagayan at malabi pang mga culture at iba pang nakasanayan ng aming mga ninuno. Kailangan magkaroon ng pagtuturo sa mga radio station. At kailangan din magkaroon din ng mga pagtuturo sa social media, kasi ang radio station na ito at saka social media ay maraming nakatutok na nanonood dito para malaman nila kung ano ito. At maging sa mga pagtitipon ay kailangan din maituro din ito. Actually, lahat ng intangible cultural heritage ay marami nang nabago.
tulad ng mga pananamit noon, tulad ng ganito, ang tubo na ito, ay wala ka nang masyadong makikitang tubo ngayon. Napalitan na ngayon ng halimbawa mga sombrero at saka yung mga ginagamit ng mga dayuhan na galing sa ibang bansa tulad na yung mga Malaysia, yung mga tinatawag nilang mga kupya o kaya ay sorban. So, makikita nyo ang tubo na ito kasi ang mga tubo na ito ay may mga historical background ito tulad kung bakit nakatayo yan. Pero hindi natin pag-uusapan yan, kimahabang usapan. Pati na rin sa mga kulintang na yan, ay may mga pagkukulintang noon na ngayon ay nabago na. At dahil dito, sa tingin ko ay napabayaan na. Kasi yung mga music instrument ay nabago na rin. Itong bayok na ito ay isa ito sa pinakamagandang culture ng mga Bangsamoro. Kasi ang bayok na ito ay kaugalian ito ng mga sinaw ng taong mga Moro noon. Na isang matalinghagang pamanang salita na sumasalamin sa uri ng kanilang pamumuhay ayon sa kanilang kapaligiran. Maging sila man ay nakatira sa kapatagan, kabundukan, tabing ilog o maging sa baybaying dagat. Ang bayok ay nagsasad na rin ng kanilang kalagayan sa buhay at mga gawain sa araw-araw. Halimbawa, sila ay mahirap lamang sa buhay, pangkaraniwang tao lamang sila, mangisla lamang sila o kaya magsasaka. Ang bayok ay naglalarawan din ng damdamin o saloobin ng isang tao. Maging ito man ay kalungkutan, kaligayahan, pangamba, hinanakit, pagtatampo at paghihinayang. Kaya ang bayok ay dapat nabuhayin sa mga panahong ito upang matutunan ng mga kabataang Moro na makabagong generation. Many indigenous peoples live in harmony with their natural environment, depending on it for livelihood and sustenance, as well as the continuance of their cultures. Anthropogenic climate change threatens that relationship, but the indigenous communities are able to respond to the impacts in many ways, both old and new. Pinaniniwalaan ng aming mga kababayan, mga katribo, na mahalaga ang pinaka-importante masyado ang bundok na ito ay ma-preserve dahil meron kaming historical connection sa place na ito. Ito ay pinag-iingatan dahil ang bundok na ito, ang Timakohe, isa ito sa pinaka-protected area. Identified ito under NIPAS law na kailangan ma-protect ito. Maliban lamang sa ito ay biodiversity area, refuge ng mga biodiversity area, ito ay isa na ring watershed area kung saan ito ay water depository ng aming mga kababayan na nandito nang galing yung pinaka-fresh water na ginagamit sa buong siyudad ng Cotabato. Kasama na ang mga adjacent communities, adjacent municipalities, ang tubig ay nanggagaling dito. Why we need to preserve and advocate the adoptions of climate change mitigation? Kasi yun na nga, you know, nandito kami, ang mga Bangsamoro people ay nandito sa plain area, nandito sa basin. Kami po ay napalibutan ng puro critical watershed areas. Ang pinaka-challenge pa dito ay yung kasalukuyang nangyayari na erosion, destructions of mountain areas. Diyan banda sa bukid nun, kung saan ang effect niya ay dito nabubuhos sa probinsya ng North Cotabato, probinsya ng Sultan Kudarat, at lalong-lalo na ang probinsya ng Maguindanao.